Multiple organ failure ang nakitang sanhi ng pagkamatay ng babaeng negosyante na sumailalim sa tatlong aesthetic procedure kabilang na ang liposuction. Inihahanda na po ng pulisya ang reklamo laban sa mga doktor at nurse na nag-opera sa biktima. Nakatutok si Emil Sumangil, exclusive. Multiple organ failure secondary to complications of cosmetic surgical procedures. Batay sa autopsy report, ito ang lumalabas na cause of death ng 29 anyos na biktimang si Shirley Anabe Saturnino. Kanina sa isinagawang case conference, nagkasundo ang Special Investigation Task Group Shiril na pabilisin ang pagpapalabas ng resulta ng histopathology examination para maisampan ang reklamo laban sa mga nagsagawa ng medical procedure sa biktima. Ito ay sina Dr. Samuel Eric Calderon Yapuanco, isang plastic surgeon, anesthesiologist na si Dr. Jose Jovito Cordero Mendiola, at mga nurse ng Icon Clinic na umalalay umano sa medical procedure na sina Virgil Alec Ongleo, Alvin Carl Henove at Audrey Michelle Santos. Nakikita kong may negligence on the part of the Icon Clinic considering na yung initial requirements para sa na mag-exist ang isang medical clinic ay hindi nila nasunod. March 25 nang isagawa magkakasabay ang iba't ibang surgical operation kay Shiril. Revision, breast augmentation, liposuction of the abdomen, and fat transfer to the butt. Pero ilang oras matapos ang operasyon, bago mag-alas 3 ng madaling araw, nawala na raw ng pulso si Shiril. Idineklara itong patay na 3:21 ng umaga bago pa maitakbo sa Makati Medical Center. Isang buwan karaniwan lumalabas daw ang resulta ng histopathology examination. Pero sa napag-usapan kanina, pipilitin daw na magpalabas ng resulta sa loob ng 2 linggo. Nakausap na natin yung mga medical doctors natin, no? Although may resulta na sa autopsy, ang recommendation nila, hintayin pa talaga yung histopathological examination dahil mas detalyado yon. Inilatag din kanina mga dokumentong hawak ngayon ng SITG Shiril. Kabilang dito ang mga PRC ID ng mga doktor at nurse na nagpapatunay na lisensyado o managsagawa ng medical procedure. Ipinisinta rin ang letter of consent na pinirmahan daw ni Shiril bago isagawa ang surgery. Ipinakita rin ang medical records ni Shiril na nagpapatunay na taong 2013 pa lang, kliyente na ng klinika ang biktima. We are contemplating to file reckless imprudence resulting to homicide. That will lead to the reprimand, suspension, and revocation of the license of the doctors or the nurses involved. Pati ang Philippine Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgeons, iimbestigahan din daw ang kasong ito. Even a minor surgery under local, even a medium surgery, major surgery, there will always be a complication. And that complication are usually minimized by having the exams na to fit yung patient. Minimize, but it may still happen. Wala pang pahayag sina Dr. Hapuanco at Dr. Cordero. Hihintayin daw muna nilang lumabas ang resulta ng medical examination, pero nangako na silang makikipagtulungan sa investigasyon. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Horas.